Panginoon. So ito po yung first meeting, simpleng pamamaraan po kung ginagawa ang baby para madetect niya po kung mayroon po siyang problema sa kanyang katawan. Hindi natin ito makikita physically. So yung kung ano yung panggol ng katawan ni baby, through the first meeting, pwede po itong makita. Okay? So, ayan nga po. Na pwede po mag-feed, no? Or pwede po kapatay ng isang bata kapag hindi po kaagad makita. Pag hindi po agad siya matis. So, bakit kailangan po yung first screening, no? Kadalasan po yun sa mga bata po na may problema sa metabolic, makikita natin siya normal. No, physically normal siya, iiyak siya na normal lang eh. Pero later on po, pwede po magkaroon po siya ng mga sintomas ng sa microtransmission. And then, ayan, so, madidetect agad po yung sintomas. At syempre, may treatment po ang ibigay. No? May mga gamutan po yung gagawin po sa bata. So, kaya po ginagawa ang newborn screening. Ayan, gagawin po yung 24 hours pagkapanganak. Dito po sa atin sa Pasig, no? Bago po pinapalabas si mami at si baby, kailangan po mag-newborn screening muna sa baby. No, after 24 hours, diba, magpapay na naman kayo, mag-initiate na kayo ng breastfeeding, and then, kapag okay naman po kayo at okay sa baby, bago kayo palabas sa live, kailangan kayo screen mo na sa baby. So, napaka-importante po na interview ko kayo ng mga isap natin sa center, no, yung mga pangalan ko, address, contact number. Napakahalaga po na dapat accurate po yung ibigay niyo po address at contact number. No, bakit? Mamalala po natin mamaya. Okay, so, ito po ay ginagawa ko dito sa sakong ni baby, no? Dalawang turok lang po na ginagawa ko. Pinitrip lang po yung sakong ni baby. And then, maglalagay po ng dugo doon sa filter card. Makikita niyo naman yan, magkalakang mga kayo, may filter card po, doon po lang itutuloy yung dugo. So, apat na bilog yun. Ngayon, kapag na-screen na si baby, nakuha na ng dugo, ipapadry po yun ng apat na oras. Kailangan matuyo. After 4 hours po, pupunta na po yung air speed, no, yung katayakan ko ng newborn screening, para kanina po agad yung filter card. At dadaling na po ito sa newborn screening center sa Quezon City, kasi yun po yung facility po natin na siyang gumagawa lang po ng mga newborn screening test. And then, kung isita po nila yun, after, within 24 hours, no, kapag may nakita po problema, like for example, may na-detect, like for example, yung mga DCCD, no, may na-detect na hypothyroidism, hypothyroidism, kapag may na-detect po kayo, within 24 hours, tatawagan po na agad ang mga parent. Or yung cell phone number na ibigay niyo po doon, tatawagan niyo. Kaya nga, napakahalaga na dapat accurate kasi kung may nakita mo itong problema, agad-agad po itong tatawagan para ma-refer po kayo for confirmatory. No, kasi kapag na-test at nag-positive, hindi po agad yung confirm. Kailangan may confirmation pa. Uulitin pa po yung screening sa confirmatory. Babalik po kayo, you know, for example, na pinawagan po kayo ng newborn screening. No, mami, kailangan bumalik po kayo doon sa facility kung saan kayo nanak. Kasi may nakita problema si baby. Ngayon, pupunta po kayo doon sa facility kung saan kayo nanak. Then, yung facility, sila yung mag-repair kung saan po kayong hospital, pwede po magpa-confirmatory test. Libre po ba ang confirmation? Sa palagay ko po, magbabayad po kayo libre. Libre po. No, libre po yun. Kaya huwag po kayong matatakot at balik na agad sa baby dahil libre po ang confirmatory test. Okay, so, ayan. When the first result available, so available po for 7 to 14 working days from the time the MPS samples are received at the newborn screening center. Positive MPS results are released from newborn screening center to newborn screening facility immediately. Tatawagan po kayo ng newborn screening at the same time, tatawagan din po si newborn screening facility. No? Kaya ano ba yung sabi talaga ako na sana accurate
Naglayuhan natin po, isa-isa po kung saan siya pupuntahan. Kasi either naman yung cellphone number, or ang number, or hindi ba naman gumamit lang po ng address, hindi ka mga taga-Pasig, ginamit lang yung address ng Manilala, eh paano kung positive si baby? So kung positive po yun, kailangan namin siyang pag-detect, kailangan na-locate, para po yun sa continuous medication. Which is yun nga po yung doon natin na wala pong lalaki na bata na mayroon mental retardation. Wala pong mamamatay na bata. Okay? So, what is the continuous medical result? Ayan, so sabi ko nga po, kapag negative, ibig sabihin, hindi po kayo normal. Pwede nga po po ni Iso? 7 to 14, 14 working days. Saan niyo pupunin? Saan? Kung saan pinanganak? Yes, kung saan ka nanganak, no? Or kung saan ka naka-screen. Kasi, minsan kasi, like for example, nakanak ka sa hospital. Pagdating sa hospital, hindi available yung reverse screen. Ngayon, pagkakanak kayo ng facility kung saan available. Kung saan ka naka-screen si baby, doon yung result. Kasi doon yung papadala na reverse screening center. Pag mas negative, normal, kapag